Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Problema ba doon? Eh kung nainggit ka pala, ba't hindi ka mag-offer ng tulong sa kanya? Ay, hindi. Di ako. Tumitindi na nga ang pagiging palaban ni Annalyn Santos dito nga kay Zoe. Dahil nakita nga ni Zoe habang magkausap nga itong si Giselle at itong si Annalyn. Inakala naman ni Zoe na sumipsip na naman itong si Annalyn dito nga sa kanyang tita Giselle. At dito naman na sinabi ni Annalyn na hindi daw iyon ang kanyang nakita. Inoferan nga dito ni Giselle itong si Annalyn na kung gusto niyang tumulong ay tumulong. At dito naman na sinabi ni Annalyn na tutulungan niya nga daw itong si Giselle upang makabawi nga dito sa ginawa naman ni Diyosa dito nga kay Ma'am Giselle na pinahiya nga at tinapon itong bulaklak na ibinigay nga dito ni Giselle para nga dito kay Diyosa para sa burol ni Cromwell. At dahil dito, hindi nga nagustuhan ni Zoe ang kanyang mga nakita. At binalaan naman ni Zoe itong ang si Annalyn na ito daw ang magpapahamak sa kanya ang pagiging pabida-bida niya dito nga kay Giselle. Dahil may binabalak na pala itong si Zoe na idawit itong si Annalyn sa mga sikreto na nalaman nga ni Zoe at Moira dito nga kay Giselle. Palalabasin ni Zoe na itong si Annalyn ang nagkakalat nga ng nasabing fake news. At dito naman yan na ikakagulat din ni Giselle ang kanyang mga malalaman. Samantala, sa hindi inaasahan ay hindi naman pinapaniwalaan ni Giselle ang mga sinasabi nga dito ni Zoe at Moira dahil nagdududa na rin itong si Giselle na itong si Moira ang may kagagawan sa paninira nga dito nga sa kanya. At dahil dito, hindi rin nila inaasahan na bigla ngang makabalik itong si Dr. Tanyag dito nga sa Apex. At ito mismong si Dr. Tanyag ang maglilinis sa pangalan nga dito ni Annalyn Santos. Lalo pat hindi pa nila alam na ito ngang si Zoe ay hindi talaga tunay na anak dito ni Dr. Tanyag at hindi tunay na pamangkin dito ni Giselle. At dahil sa malalaman ni Giselle na itong si Zoe ay hindi niya tunay na pamangkin, mapipilitan naman ito si Giselle na kaladkarin itong si Zoe dito nga sa Apex at palalayasin nga ito dahil ay bad influence nga itong si Zoe dito nga sa mga iba pang doctors. Nararapat lamang eh itong si Zoe ang mapunta dito naman sa Estridge kung saan ay naroon itong kanyang tunay na ama na si Dr. Carlos Benetes. At dito nga hindi nagustuhan ni Moira ang mga pananakit dito ni Giselle sa kanyang anak na si Zoe. Kaya mapipilitan naman itong si Moira na gumanti nga dito kay Annalyn. Kaya mag-uutos nga ito ng tauhan itong si Moira na ipadukot nga itong si Annalyn at pahirapan. Kaya dito naman yan mamumblema itong si Giselle kung nasaan nga itong si Annalyn ngayon dahil mapapahamak din ito dahil sa pagpapahiya din ni Giselle dito nga kay Zoe. Lalo pat magbabalik na rin ito ngang si Dr. Tanyag. Makakaya nga bang protektahan ni Dr. Tanyag ito ngang kanyang anak na si Annalyn? At lalong lalo na ito namang si Lynette dahil nagbabalik na rin ito ngang si Michael. At hindi pa nga natin alam ang mga posibleng pasabog ni Michael dito nga sa kanyang pagbabalik. At kung nasaan na nga ba ito ngang cellphone ni Dr. Tanyag na iniwan nga dito para kay Annalyn? At kung natatandaan nga natin ay magkausap nga itong si Annalyn noon at itong si Cromwell. At binabalak nga ni Cromwell na pabuksan nga ng isang hacker itong ang cellphone upang malaman nga nila ang mga ebidensya roon. Yan lang po ang ating pakaabangan dito sa Abot Kamay na Pangarap.